Kumusta po? Alam naman po natin na maraming nasalanta ng bagyo. So, start po tayo dito sa Marikina. Namili na po kami ng mga iluluto. Para bukas, mamimigay po kami ng mga lutong pagkain na may kasama ng tubig. May coordination na po kami sa mga pupuntahan namin. Siguro isang barangay na lang doon. Nag-prepare kami ng 1,000 packs na pagkain. 5:35 in the morning. Preparation na po na karga na lang yung ibang food. Yung water. Tapayin nyo ba? Ito yung isang sasakyan. Si Yong kasama namin. Hi Yong! At syempre yung ano, masigasig kong bayan. Ayan! By, ano oras tayo Yong nandun? So palagay mo kung alis tayo rito ng mga 7. Baka mga 10. 10? Yeah, mga 10 siguro. Update po. On the way na po kami sa location sa Marikina. Sa Malanday muna po kami. Makikita po kami ni Pastor Adam. And then, bigay niya kami kung saan po yung pinakanasalanta ng pag-ipo. Yung pinaka talaga. At yun, kita-kita po tayo doon. At sana ano, mapahamahagi natin ng maayos po ito. Dala-dala natin pagkain. At sana smooth po yung way. Yung traffic is hindi ganun ka. Loaded. So, medyo na late po kami kasi pinula kami sa manpower. Wala pa nga po tulad si Chef Shen at saka si Chef Helen. So, yun po. Ang pinakamahimportante po is makarating tayo ng maayos at maibigay po natin ng maayos at mga pagkain para sa ating mga kababayan. Yun po. Amen po. Salamat po. See you later. God bless everyone. Welcome po. Tama ko po sa vlog ko. Vlog ko lang po ito. Thank you po. God bless po. God is good po. Nagsisave po talaga dapat tayo ng blessing. Tanungin na muna natin si Bayaw dun sa ano, dun sa charity event natin kanina. Maliit lang na pag-share ng blessing biyaya ni Lord. Doon ano, anong oras kayo nag-start pala mag-prepare? 7 PM. Kasi namili tayo, 7 na tayo nakauwi dito. Good sila ate ng adobo. Then, kumulong ako sa pagluto. Then, yun na, wala na tulog. Hanggang umaga na. Hanggang sa pati. Okay, yung ano pala, kumusta naman yung experience? Anong siyempre nakagulat, ano, namimigay naman ako dati, pero hindi naman yung katulad ng ganyan. First time ko mamigay sa mga relief na talagang ganyan yung binagyo. Parang yung unang pag-park natin, kala ko, kasi di ba may nagbibigay din ng relief sa kabila.
alam ko, sabi ko, paano kayo bibili mga tao dito? And then suddenly, parang nawala na ng pila sa kabila, sa atin na lahat nagpunta. Yes. Pero napansin mo ba yung ano, yung nung namimigay tayo, parang hindi nauubos yung pagkain? Yung ang dami yung pumila, pero tuloy-tuloy lang yung pagkain? Oo naman. Pansin na pansin ko yung ano, yung sitwasyon na yun. Saka, actually, sobrang nakakapagod, pero nung time na nag-abot na ng ano, nung food. Tapos, alam mo yan, sa, palagay mo nang sa out of 100, may lima. Na marinig ka nagpasalamat sa inyong personal after makuha. Kasi syempre may tagabigay doon, diba? And then lalapit pa sa'yo, sir, thank you po. Parang alam mo yun, parang lahat ng pagod mo na nawala na. And then sa bawat, ewan ko, sa experience ko lang kanina, sa bawat tagibigay, sa bawat nagkapasalamat sa akin, parang lagi ko nakikita yung image ng papa ko. Na alam mo yun, syempre, ginawa rin naman namin to. By the guidance of ang nasa taas, and then inspiration namin syempre si Papa. Amen. So parang ano, nakakataba lang din ng puso na kahit sa malalang sa maliit na paraan nakatulong dun sa mga taong nangangailangan. Kaya to God be the glory. Amen. Thank you, Bayaw. Thank you. God bless.